You're now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Hindi na nga napigilan pa na ni Ben Tulfo na mag-react din sa mga hindi magagandang sinasabi ng motivational speaker di kuno na si Rendon Labador. Marami na nga mga celebrity ang binabash nitong si Rendon na ngayon ay hindi na nga motivational kundi isa na ring basher. Mula kay Ben Tulfo, narito ang kanyang naging babala kay Rendon. Aniya, maghinay-hinay ka lang sa banta at binibitawan mong salita against Michael V. Yan ang babala ng bitag host at producer na si Ben Tulfo kay Rendon Labador noong Biyernes ng umaga. Sabi anya ni Ben Tulfo kay Rendon, hindi porket sikat na media ay binabangga mo na. Ako, sa totoo lang Rendon, matagal-tagal na ako sa media bilang isang journalist at public service. Actually, dati akong hindi marami or marami na rin akong nakaaway at nakakabangga na pasaway na katulad mong makitid ang utak. Gusto lang kitang i-punching bag sa mukha ako, Rendon. Mixed martial arts ako, kayang-kaya kong manapak at manipa pero si Bitag, matapang din kaya ilabas mo yung tapang mo. Boy, huwag sa video humarap ka dito sa Bitag, talagang mabablang ka. Sa akin, lahat na lang ng mga sikat na influencers at media binabanatan mo kung sino-sino na lang ang binabangga mo kung magkahuwag ganun. Because your brains is tall at small and they're stuck, stop wasting your time and money. Kawawa ka naman, Rendon. Kaya walang gustong bumili ng tiket at upang manood ng cooking show, resto bar mo kasi medyo pangit sa bibig yung lumalabas ka. Video mo mukha kang kengkoy. Kulokoy ka. Nag-aaksaya ka lang ng laway, sana yung utak mo gamitin mo sa tamang paraan. Yan ang say ni Ben Tulfo kay Rendon. Anya pa, hindi puro yabang lang ang dinadaan mo sa kabubuhan mong video. Subukan mo lang akong i-mention mo ako sa video mo at mabanggit-banggit ng ganyan ha. Talaga makakatikim ka sa akin, baka maiputan ka pa sa mukha mo na may putok sa buhok. Wala pang pahayag si Rendon Labador ukol dito pero si Ben Tulfo na una nang nagbabala at paalala kay Rendon. At may pahabol pa bago matapos ang programang Bitag Live. Sinabi ko lang maghinay-hinay ka sa banta mo at bibitawan mo against Michael V. Napakatalinong taong yan, walang tinatapakang tao yan at maraming humahanga at nagmamahal sa fans niya. Tapos gaganyanin at babastusin mo lang sa vlog, ikaw kaya ang ganyanin ko, anong pakiramdam mo doon? Alam mo si Michael V, kaibigan at kumpare ko yan, inaanak ko yung unika iha niya at maayos siyang nagpapaalam sa akin kung gusto niyang gayahin ang programa ko upang gawin ang parody version sa comedy show sitcom niyang hashtag bubblegum na halos 3 dekada nang namamayagpag sa telebisyon at palagi niyang nababanggit ang Bitag. Ginawa niyang sumbong-sumbong kay bongga-bongga-bongbong. Alam mo, gusto mo lang kumita sa video para yumaman ka, kaya lang napakahambog mong tao ka eh. Hehehe, tao ka nga ba talaga ha, Rendon, o sadyang yung utak mo ay putok sa buho? Kung pwede nga lang ako mismo ang titira sa'yo ng ganyan. Yan nga ang naging babalaan ni Ben Tulfo. Ilan din sa mga nagtanggol kay Michael V ay sila Tuesday Vargas, Kimatiensa at Joros. Ayon pa nga dito kay Rendon, kahit magkampi-kampihan pa kayong lahat, wala akong pakialam bakit hindi ninyo bla bla bla. Laos na kayo. Masakit na katotohanan yan na kailangan nyong tanggapin. Anyway, for Rendon, bad publicity and good publicity is still publicity. Pero sana mas mag-focus siya sa kanyang pagiging motivational speaker. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.